There's a royal banner given for display to the soldiers of the king. As an ensign fair we lifted up today, while his ransomed ones we see. Hi, mga ka-devotional. Sa araw pong ito ay bibigyan po natin ng saludo ang ating mga frontliners. Dahil alam naman natin, sa mga nakalipas na mga araw, mga linggo, naging buwan, na ang ilang buwan na, dalawang buwan na mahigit ang nakalipas. At madalas nakikita natin sa mga telebisyon, napapakinggan natin sa radyo, at maging sa mga periodiko. Nagbibigay-pugay tayo sa mga frontliners natin. Halos lahat ng mga tao ay nagpapasalamat, nagbibigay ng pasasalamat, mga sa mga chikiting, mga bata, ay nagsisay thank you sa mga frontliners natin, lalo na sa mga doctors, nurses, sa mga staff sa ospital, at minsan o kadalasan ay nalalagay pa sa peligro ang kanilang buhay. Marami pang mga medical staff natin, mga health workers ay halos tinamaan ng COVID-19 at sila ay maging sila ay naka-quarantine dahil dito sa pandemic na ito. Hindi lamang po sila ang mga frontliners na tinutukoy natin, maging yung mga janitor, janitress, yung mga driver ng ambulansya, and even yung mga security guards, yung mga sa bangko, yung mga nasa supermarkets. At masasabi na rin natin lahat na ng mga isang membro ng pamilya na lumalabas sa kanilang bahay para bumili ng kailangan ng kanilang mga mahal sa buhay, sa palengke, sa drugstore. So, karamihan ng mga ito ay mga naglilingkod para sa atin. At maging ang mga nagdi-deliver ng pagkain, yung sa GrabFood, LalaMove, at iba pang mga courier ng mga nagdi-deliver, maraming salamat sa inyo. At alam po ninyo, ang frontliners, no? Tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng frontliners? O frontliner, una tingnan natin sa kahulugan nito. Ang ibig sabihin ng frontliner ay is the term used to describe people who work on the front lines of a business operation, primarily a customer service roles. That represent or he represent or she represent the face or voice of the business, are the first to interact with customers and are expected to be ambassadors of the business. So ito po ang frontliner na batay sa ating nakuhang definition. Ano bang o sino ba o ano ba ang ginagawa ng frontliners? Sila ang nasa unahan, sila ang naglilingkod, sila ang kinatawan, sila ang ambassador ng isang entity. Yan ang mga frontliner. At batay sa Merriam-Webster Dictionary, relating to being or involved in a front line. So ito po ang ginagawa ng frontliner. Sila ay walang magagawa dahil sila ang nasa unahan. Sila ang kumbaga sa ano, parang mga sundalo pag pinadadala sa front line, no? Parang ganyan. Sa yourdictionary.com, ibig sabihin ng front line ay is a person or thing that is a leading position. Ito po, no, ang frontliner. Sila ang nangunguna sa mga posisyon. Sila ang nagpapasya. No, sila na rin ang, kumbaga sa ano, nasa discretion na rin nila. Nasa kapasya nila kung ano ang dapat gawin, kung ano ang mabuting gawin, ano ang hindi dapat gawin. So, yan po ang mga frontliner natin. Kaya, sumasaludo tayo sa katapangan ng mga frontliner. At isa pa, sa kahulugan ng frontliner, ang frontliner, batay sa Longman Business Dictionary, ito naman ay in terms of business, frontliner, manager, or supervisor. Siyempre, meron din mga frontliner, manager, or supervisor in terms of managerial and supervisory function. Sino ba ito? A manager or supervisor whose job involves meeting or communicating directly with workers. So ito po ang gawain ng isang manager or supervisor na frontliner. At
kapag tumutukoy naman sa frontliner as a worker or employee, ibig sabihin ay an ordinary worker who is directly involved in making a product or providing a service. So kapag ang function naman natin ay bilang empleyado o bilang isang manggagawa, tayo ay isang karaniwang manggagawa na direkta, na mayroong kinalaman o hands-on sa paggawa ng mga produkto or pagbibigay, paglalaan ng mga serbisyo sa ating mga customer. So, yan po, no? Ang frontliner. So, ang frontliner, sabi nga natin, kaya natin sinasaladuhan dahil kinikilala natin bilang mga hero, mga bayani, no, ng ating panahon, sa panahon ito ng pandemic. Ano ba ibig sabihin ng hero o heroes? O sabi nga natin, itong mga bayani natin, kilala lang natin sa mga libro, no, yung katulad ng mga halimbawa, Andres Bonifacio, Jose Rizal, ayan, mga kilala ng mga bayani natin. Pero ano ba talaga ang hero? Hero is a person of distinguished courage or ability. Someone admired for their brave deeds or their noble qualities. So ito po, no, ang heroes. Kaya talagang kapag ka ikaw ay binansagang hero, ikaw ay kinakitaan ng natatanging katapangan o abilidad. Isa kang, kumbaga sa ano, ina-admire dahil sa iyong katapangan. Ikaw ay karaniwang tao lamang, pero dahil meron kang biglang ipinakitang katapangan, sa katulad po nito, no, na hindi natin maiaalis na ang mga doctors natin, mga nurses natin, mga staff, at lahat ng mga frontliners na mga lumalabas, lahat yan nagwo-worry, natatakot, nangangamba, lalo na, milyon na ang namamatay dahil sa COVID-19, dahil sa pandemic na ito sa buong mundo. Talagang walang sinisino ang virus na ito. Kaya kapag tayo ay kinakitaan ng tapang, katulad ng ating mga nurses, mga doktor, na sila ngayon ang talagang prominente, no? Sila ang hands-on, sila ang involved sa pangangalaga ng mga nagiging pasyente o mga dinadapuan ng COVID-19. Sila ay mga hero sa ating panahon. Alam po ba ninyo sa Lumantipan, ganoon din, meron ding mga tinawag na mga frontliners at talagang sila ay kinakitaan din ng katapangan at kakaibang katangian. Meron silang abilidad at sila ay mga nagpatuloy sa kanilang function o sa kanilang tungkulin bilang mga frontliners. Mababasa po natin ito sa aklat po ng mga bilang, Numbers chapter 13 and 14. No, hindi na natin isa-isayin ng talata simula sa verse 1 ng chapter 13 ng Book of Numbers. Tingnan na lang naman natin itong kwentong ito. Itong kwentong ito ay patungkol sa dalawang natatangi. No? Although marami sila na mga pinadala ng mga sinugo sa bawat lahi ng Israelita. So ito pong 12 kinatawan o pinili ni Moises mula sa lahi ng Israel, mula sa 12 tribes of Israel. Makikita natin na kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga Israelita mula doon sa pagkalabas nila sa Ehipto dahil sa pagiging alipin na sila ay sinamahan ni Moises, sa pangungunan ni Moises, sa leadership ni Moises. At nakita natin na talagang yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay nagpakita sa kanila. Ipinadama ng Panginoong Diyos ang kapangyarihan sa laban sa mga Egyptiano. Dahil ng panahon na yon, ang Egypt ay napaka makapangyarihan. At tunayan, itong si Pharaoh, itong si Ramses II, panahon na yon, nabuhay si Moises, ay ayaw payagan ang mga Israelita dahil talagang mapipilay sila ang kanilang bansa. Dahil karamihan ng mga o lahat ng mga Israelita ay ginawang alipin. So nakita ito ng Panginoong Diyos, yung paghihirap ng kanyang bayan, ng kanyang pinili, yung kanyang chosen generation. Naalala ng Panginoong Diyos ang pangako niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na
yung mga anak nito ay bibigyan ng lupang pangako. Kaya lang, naghihirap sila sa lupain ng Israel. Kaya nung panahon na ginamit ng Panginoong Diyos si Moises para mapalaya ang mga Israelita, mahabang kwento pa nangyari. Dahil sila ay pagdating doon sa Red Sea, nakita nila yung tubig. Oh, ano mangyayari dito? Mamamatay tayo dito. At kumingin sila sa likod. Nakita nilang paparating na ang mga karwahe ng mga Egyptiano. No, makikita natin na talagang yung challenge ng panahon na sila ay lumabas ay hindi basta-basta bago sila nakalaya sa pagiging alipin sa Ehipto. Makita natin yung 10 salot na ginamit ng Panginoong Diyos, pero sa kabila noon mayroong pagdududa. Ito na, nung nakalabas na at tatawid na, kita nila may pagdududa. Totoo naman, kahit maging tayo, di ba, sa panahon na kapag tayo ay parabang walang pag-asa sa atin, nagdududa rin tayo. Pero tingnan natin ang kwentong ito mula dito sa dalawang frontliners na to, na against all odds, yung sa 12, 10 ang negatibo, nag-negative. Kagaya ng mga naunang kwento ng kanilang mga ninuno na nag-negatibo rin, puro negatibo mula sa pakikisalamuhan nila o yung nakasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos, yung 10 salot, hanggang sa tumawid sila sa Red Sea, may pagdududa pa rin. At eto na, nung panahon na ni Moises na medyo kinakailangan niya na na pasukin ang lupang Kanaan, yung ipinangako ng Panginoong Diyos kina Abraham, kina Isaac at Jacob, ay pinapili siya ng isang mga leader kinatawan para magiging frontliners. Yan, magiging frontliners. Kaya kanina, binigyan natin ng pagkilala ang mga frontliners. Dahil sila yung mga hands-on, baga sa ano, sila ang mangunguna sa laban, sa gera. Nakita natin dito, pumili si Moises ng mga kilalang leader o maaaring may potensyal na leader. Minsan, ganun din tayo sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Hindi natin alam, baka meron tayong potensyal na tayo pala ay pwedeng manguna o maging frontliner. Tingnan natin, ha? Sabi dito sa verse 2, magsugo ka ng mga lalaki upang lihim na siya sa atin ang lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga ninuno ay susuguin ninyo na bawat isa ay pinuno sa kanila. So ito, makikita natin, pumili ng bawat isa sa 12 lahi ni Israel upang siya sa atin ang lupain ng Kanaan. So itong Kanaan na to ang ipagkakaloob. Ito yung tinutukoy na promised land kay Abraham na ipinangako. Nung wala na si Abraham, ipinangako naman kay Isaac. Nung wala na si Isaac, ipinangako naman kay Jacob. Kaya lang, ang lahi ni Jacob, ito na nga, yung napunta sila sa lupain ng Ehipto. Ngayon, pinababalik na sila ngayon dito para din ng Panginoong Diyos ang kanyang pangako sa mga Israelita. At may kondisyon. So, merong kondisyon. Merong kinakailangan pagdaanan. At ito na ngayon. Ito na yung proseso. So, parang din, ganun din tayo mga kapatid, no? Mga ka-devotional. Kinakailangan nating may pagdaanan bago natin makamit ang pangako sa atin ng Panginoong Diyos. At ang mga Israelita, may pinagdaanan. Kinakailangan nilang gawin muna yon. Pinili sila. Hindi na natin isa-isay kung sino-sino yung mga pinili. Bigyan na lang natin ng importansya yung dalawa na pinili. Sa verse 5, mula sa lipi ni Judah ay si Caleb na anak ni Jepon. Po, no, isa sa mga napili, si Caleb. At mula sa lahi o sa lipi ni Ephraim ay si Hoseas na anak ni Nun, na sa bandang huli, binansagan ni Moses na sa verse 16, ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sinugo ni Moses upang lihim na siya sa atin ang lupain. At tinawag ni Moses na Josue
si Oseas na anak ni Nun. Nandiyan lang po, no, kung ating babasahin ang mga talata mula sa verse 4 hanggang 15 ay makikita natin yung isa-isa yung mga pangalan ng labindalawa. At binigyan lang natin ng importansya yung dalawang kilala o bibigyan natin ng pagkilala sa kanilang pagiging frontliners dahil sila ay mayroong kakaibang spirit. The rest of the leaders na tinukoy at pinadala ay naging negatibo, nagduda, natakot, nagduwag. Pero itong dalawa, si Caleb at si Josue ay nagpatuloy. Pero bago yan, dagdag sa ating kaalaman, ano ba ibig sabihin ng Josue? No, literally, Josue means the Lord has delivered, and it also means that Jehovah is generous, and it means that Yahweh has saved. Then, ano naman ang Caleb? Ang Caleb means absolute follower of God. So, ano po, nabibigyan natin ng importansya itong dalawang ito na nagpakita ng mula sa pagiging ordinaryong mamamayan ay nagpakita ng extraordinaryo. No, naging extraordinary ang kanilang pinakitang katapangan. Sila ay tumatak sa kasaysayan ng mga Israelita dahil sa kanilang good courage na ipinakita. Tingnan natin sa verse 18, sabi dito, ano ang bili ni Moises sa mga espiya na pinili? No, yung pinili maging frontliners, sabi niya. Tingnan ninyo sa verse 18 ng chapter 13. Tingnan ninyo kung ano ang lupain at ang mga taong naninirahan. So, in-specify ang kanilang magiging misyon. Pag nandoon na sila sa lupain, ay tingnan ang lupain kung anong klase ng tao ang naninirahan doon. So, hindi sila basta-basta yung manirahan lang doon, parang tourist lang na mag-i-enjoy lang doon sa ibang lupain o sa pain na kanilang mamatsyagan. Sila ay mag-oobserba, pag-aaralan nila kung anong klase ng mga tao mayroon doon sa lupain. Malakas ba o mahina? Kaunti ba o marami? Populasyon. So talagang iikutin nila yung lupain. At noong mga panahon na yun, alam naman natin na hindi ito katulad ng dito sa atin sa National Capital Region, sa mga mataong lugar na ang bahay ay dikit-dikit. Madali mong mabibilang yung number of population, yung mga naninirahan. Doon, agwat-agwat, ang lalayo, parang nasa probinsya. No? Sabi nga, kapag tayo nasa probinsya, di ba, may mga joke na naririnig natin. Pag bumili ka daw ng yelo dito sa isang bahay, pagdating mo doon sa bahay nyo, yung yelo na binili mo, ay tubig na. No? Dahil sa layo ng lalakarin. So, ganun, ano? Ang lupain, noong panahon na yon ay malalayo ang agwat ng mga bahay-bahay. Pero ito yung pinagawa sa kanila. Pag nakarating kayo doon, tingnan ninyo kung gaano karami ang mga naninirahan. Verse 19, kung ano ang lupain na kanilang tinitirhan, kung mabuti ba o masama, ibig sabihin, matababa ang lupain. Susuriin pa rin nila yung lupa, no? Kung titingnan nila kung may pag nagtanim ba ng binhi dito, ay mabunga ba? Barren o hindi ba magandang tamnan? Ganyan. Kung ano ang lungsod na kanilang tinitirhan, so even yung mga city, titingnan din nila, mamatsagan din nila. Kung mga kampo ba, sabihin, mga tent lang ba? No, kampo, parang tent. Mga tent, parang mga nagka-camping. Yung ang klase ng mga bahay pa nila ay parang kagaya lang ng kampo. Mga tent lamang. Or, mga pader. Ibig sabihin, kasi pagka-pader, ang lupain, alam mo naman natin, no, parang sa probinsya, kapag ang isang kalsada, pag dinaanan natin, binaybay natin, at simentado ang dinadaanan, diba? Medyo ano yan, improving, umuunlad ang bayan na yan. Sabihin, kung ang isang city ay gawa sa pader, aba, mahusay ang leadership, maganda ang pamunuan, organized. Sabihin, maasahan ang mga namumuno dyan at hindi basta-basta ang mga namumuno sa isang lugar kapag ka-kongkreto ang isang lugar.
So, yun o, mga pinasisiyasat ni Moses sa kanila. Then, sa verse 20, at kung ang lupain ay mataba o payat, kung mayroong kahoy o wala, so kung anong klase ng lupa ba yan, no, magubat ba, o disyerto, mga ganyan. No? At sabi niya rito sa uli, magpakatapang kayo sa verse 20. At magdala kayo ng mga bunga ng lupain. Sabihin, hindi lang basta-basta, no? Hindi lang basta-basta sila itira doon o maninirahan. Talagang aaralin nila ang klase ng buhay, pamumuhay, ang lupa. At kung ating titignan, sumunod naman sila. Sumunod ang mga frontliners na ito na pinadala ni Moises. At ilang buwan, ilang araw silang nanirahan doon. 40 days na sila ay nandun doon. Higit isang buwan na nanirahan itong mga espiyang ito. At to make the story short, pakikita natin, ito na. Nung makalipas ang 40 araw na sila ay nag-espiya, ginampanan nila ang kanilang mga papel bilang mga frontliners o bilang mga sinugo ni Moises under the leadership of Moises at Aaron, no, yung magkapatid. So, sa verse 27, makikita natin, ito na. At kanilang sinabi, nag-report na, nakabalik sila mula sa lupain na kanilang inispiyahan. No? Sila ay, kung saan sila ay nagmanman. Sabi dito, kami ay dumating sa lupaing iyon na kung saan ay sinugo mo kami. At tunay na iyon ay dinadaluyan ng gatas at pulot. At ito ang bunga niyon. So, natupad naman nila ang kanilang misyon. Nangyari, naganap nila ng maayos ang kanilang tungkulin. So, parang ngayon, ano, yung ating mga frontliners, di ba? So, awa naman ng Diyos. Marami ang mga gumagaling. At higit na mas marami ang gumagaling kaysa sa mga namamatay. So, alam naman natin, talagang napaka-risky, napaka-dangerous ng virus na ito. Sabi nga, no, sa huling pag-aaral, ang virus na ito, alam naman natin, ang virus, merong virus na namamatay kapag panahon ng taglamig, o kaya pag panahon ng tag-init. Pero itong virus na ito, walang pinipiling panahon, mapatag-init o taglamig, nabubuhay siya. Kaya napaka-delikado. No? Ang inaasahan natin ng mga unang mga linggo nung pumutok itong pandemic ay mawawala ito pag dumating yung summer period, panahon ng tag-init sa atin. Pero hindi pala. Nagpatuloy pa rin at dumadami pa rin. Kaya nakakatakot talaga kapag tayo ay inapuan ito. Kaya yung ating mga frontliners, mga nurses natin, mga doktor natin, patuloy na lumalaban at ginagawa ang kailangan tungkulin. Gaya rin na ito, itong mga espiya na ito. Pero, ang problema, ito na, sundan natin. No? Una, maganda ang kailang performance. Talagang nag-unap nila ang kailang tungkulin. Kaya lang, sa verse 28, gayunman ang mga tao na tumitira sa lupaing iyon ay malalakas. At ang mga bayan ay may mga pader at napakalalaki. Medyo nung una, maayos. Kaya lang, sa bandang lumalayo ang kanilang report, ay medyo meron ng pagkatakot, no, na pag-uulat. Malalakas ang mga naninirahan doon. Ang mga bayan ay may mga pader. So, kapag may pader, oh, mahirap pong pasukin to. Diba? Okay lang kung barong-barong yung bahay. Madaling mawasak. No, pagka ginamit mo ng pwersa, maaari mong mag-iba ang dingding. Pero pagka ito ay pader, okay, kinakailangan mo ng mga equipments, mga heavy equipments. Kinakailangan mo ng malalakas na sandata. So, ganyan, ano? Dahil, kapag ka pader, sabi natin kanina, ay, ibig sabihin, mahusay ang leadership. Mahusay ang namumuno. Organize at mataktika ang mga namuno dito. Hindi ito basta-basta. Ibig sabihin, pinag-isipan ito ng mga namuno, kaya nagkaroon sila ng magandang istruktura. So,
Sabi nila, malalakas ang mga naninirahan, ang bayan ay mga pader, at napakalalaki. So kung titingnan natin pagdating sa height, no? Advantage kapag ka malalaki. Diba? Kaysa naman, pag malaki, matangkad. No? Talo talaga yung maliit. Physically, kapag ka manumano, talo ang mga maliliit. Liban, no? Sa nangyari dito kay David and Goliath, no? Kung ating titingnan. Itong si David, maabilidad kasi. No? Iba ang kanyang pamamaraan at iba ang experience ni David. Dahil sanay si David sa gubat, siya ay nagbabantay ng kanyang mga tupa at siya ay nagpoprotekta talaga laban sa mga mababangis na mga animal. So, maganda ang karanasan ni David bago niya tinalo itong si Goliath. At kung titingnan natin, itong report ng mga nag-espiya sa lahi ni Israel ay lahat daw ng mga tao doon ay malalaki. Sabihin, kung ating titingnan, imaginein, yung mga Palestina na lumaban, o yung Palestino na lumaban kay David, isa lang yan, si Goliath. Imaginein natin, isa lang ang lumabas doon. Pero dito, halos lahat, puro Goliath ang itsura. Malalaki. Kaya nakakatakot kalabanin. Then, sabi pa nila, ang mga Amalekita sa verse 29, ang mga Amalekita ay naninirahan sa lupain ng Negev, ang mga Hiteyo, ang mga Jebuseyo, ang mga Amoreyo na naninirahan sa mga bundok, ang mga Kananeyo ay naninirahan sa tabi ng dagat at sa mga pampang ng Hortan. So ito mga ka-devotional, makikita natin na inisa-isa na nila yung mga etnikong pangkat at Ito ay mga kilala na. At isa na nga dito yung mga Hiteyo. No, sa kasaysayan ng daigdig, ito yung tinatawag ng mga Hittites. No, mga Hittites. So, ang Hittites, ang kanilang karakter, ang kanilang mga katangian, isa sa mga kinatatakutan itong pangkat na ito. Itong mga ethnic groups na ito. Itong early civilization na ito. Dahil sila yung mga pangkat na mayroong mga sundata na yari sa bakal. Gawa sa iron ang kanilang sandata. Unlike sa mga ibang mga etnikong pangkat, kapag ang labanan kasi niyan by weapon, no? Sa lakas ng sandata. Kung ang sandata mo ay gawa sa tanso, mas matikas ang bakal dahil napakatitikas niyan yung mga bakal na yan. Kaya yung mga Hittites o mga Hiteyo ay talagang kapag lumusob yan, tinatalo nila yung mga kalaban dahil mauhusay ang kanilang mga sandata. Napakatitibay. So, itong mga report ng mga espiya, ng mga Israelita, ay talagang kapag ka ikaw ang pinuno, madi-discourage ka ng pasukin itong lupang Kanaan na to. Dahil, batay sa report, no, talagang kapag sa ano, yung outnumber, then yung mga kalaban ay talagang mga kinatatakutan para sa atin sa panahon natin ngayon, di ba? Kapag may mga grupo-grupo dito sa Pilipinas, marami tayong mga etnikong pangkat din na minsan ay kinatatakutan din natin. O, kung narinig mo, alimbawa, sample lang natin, Manobo, yung mga ganun, no? O kaya mga Burot, Kasayap, yung mga ganun, no? Kapagka medyo may mga ano, yung pagtingin ay kakaiba, ay kinatatakutan. So, kaya dito sa atin, no, sa lugar natin, sa Tondo, pag sinabi, mga Sputnik, ayan, diba, nakakatakot. O kaya, mga, ano to, Bisaya, mga ganun. Mga Ilocano, ano pa man, no, na mga etikong pangkat, na lalo na kapag kami mga matatapang na nakilala sa mga pangkat na yan. So, ito, ganun din itong mga binanggit ng mga nag-report ng mga espiya, ng mga kinatawan, itong mga frontliners na ito. Ngunit, sa kabila nito, na para bang nabahala, nag-worry ang mga nakapakinig sa report ng mga espiya, sa verse 30, ng chapter 13, sabi,
Ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyatin at sakupin sapagkat kayang-kaya nating lupigin sila. Oh. Ito muna. Kung may pagbabago, no? Sa kabila ng puro negatibo ang pag-uulat, diba? may positive, di ba? May bumuhos ng malamig na tubig sa kabila ng kanilang pagkatakot. Kumbaga sa ano, mahimasmasan sila, no? Oh, biglang lumitaw ang isang tagapagsalita. Si Caleb, di ba? Sabi ni Caleb, ating akyatin. Baka sa ano, parang sinasabi kasi ng mga naunang mga nagulat, yung sampu na nagulat ay, wala na, talo tayo rito. All odds tayo, parang ganyan, no? All odds tayo dito. Wala tayong pagkapanalo dito. Patay doon sa mga inisa-isa na mga dahilan. Okay? Malalaki, matatapang, then maabilidad, kakaiba yung mga sandata, yung mga naninirahan doon ay talagang mga kumbaga sa ano, mga kinatatakutan. Diba? Pader ang bahay o pader ang mga city. Pero si Caleb ay nagsalita. Diba? Tumahimik sila ngayon. Op, isang salita lang pala. No? Meron lang isang parang nagbuhos ng malamig na tubig sa kanila ng sa kabila ng kanilang karuwagan. Then sa verse 31, ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat na kasama niya, hindi! Hindi tayo makakaakyat laban sa mga taong iyon sapagkat sila ay malalakas kaysa sa atin. Diba? Nagano pa rin. Nangatwiran pa rin. Diba? Talagang inano pa rin nila, pinilit pa rin nila na hindi kaya. Hindi natin kaya. Hindi natin, huwag nating ipilit. Diba? Ganun, no? Minsan, ganyan, kapag meron tayong pagpapasya na ginagawa sa isang kapulungan, sa isang grupo, diba? May mga, hindi may aalis na may nagne-negatibo. So, among the frontliners, ay higit na nakararami ang mga nag-negatibo, no? Na pasukin, akyatin ang lupain na ito na ipinangako sa kanila. Pinangako sa kanilang mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Sabi naman nila, naku, napakahirap. Matatalo tayo. Mamamatay tayo. Diba? Kaya, tingnan pa natin. Sa verse 32, no, sabi rito, kaya't sila ay nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang siniyasat ng mga anak. Sa mga anak ni Israel. Ito na. Ito na, mayroong pagtatalo na yung mga pinadala, yung kapulungan na yon. So, ang ginawa, nag-spread out. Nagbigay ng maling impresyon. Hindi natin maiwasan, may ganyan. Sa kabila ng dapat ay magpositibo, sumulong, dapat ay pass forward o go forward, ay dahil sa kagustuhan nila na talo tayo rito. Mamamatay tayo dito. Hindi natin kakayanin. So, sila ay nagpakalat ng masamang balita. Anong sabi nila? Sa verse 32, ang lupain na aming pinaroonan upang lihim na siya sa atin ay isang lupain na nilalamon ang mga naninirahan doon at ang lahat ng tao na aming nakita roon ay malalaking tao. So, yun na. Nagbigay na sila ng maling impresyon at tinakot na ang lahat ng mga tao na kanilang kababayan, malalaking tao ang mga naninirahan doon. Bukas sa ano, ikaw na gusto mong lumaban dahil yun ang narinig mo, eh maliit siya sa paningin niya, hindi na rin lulusog, hindi na rin magpapatuloy, panghihinaan na ng loob. So kaya, ang mga frontliners natin, malaki ang gampaning papel. Kapag ka ang mga frontliners natin ay pinanghinaan ng loob, lalo na ngayon na patuloy na dumadami ang mga nagpupositibo. Eh kung hindi na magsipagtrabaho ang mga yan, hindi na sila mag-work, no? Mag-function. Hindi na nila gawin na kailang sinumpaang tungkulin. Diba? O sino nang gagamot sa mga kababayan natin, lalong lalala. Lalo tayong mapapahamak. Lalong mawawalan ng saysay
ang ating stay at home. Dahil, siyempre, pag tayo'y nagutom, tayong mga nandirito, sa loob ng mga kanya-kanyang tahanan, lalabas tayo, maghahanap tayo, mahahawa tayo doon sa mga marami nang na-infect, diba? Na mga, ng virus na ito. So, napakahalaga na dapat ang mga frontliners natin ay buo ang paniniwala. Positibo ang pananaw sa buhay. Kaya dito makikita natin itong halimbawang ito sa aklat ng Numbers, chapter 13 at 14, no? Mamaya-maya makikita natin na mayroong dalawa na kakaiba ang spirit. Sa 10 o sa 12, dalawa sila na namumukod-tangi. Itong si Caleb ay isa na rito. At sa verse 33 ng chapter 13, at nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong, at gayon ding kami sa kanilang paningin. So yun, no? Parang talagang nadesperado na. Lumiit na ang kanilang paningin, ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Okay? So, then, sa verse chapter 14, kung ating makikita, mga ka-devotional, itong sa kabila ng kanilang pagtutol, no? O pag-ayaw na sakupin itong lupaing ito, itong lupang pangako, ang lupain ng Kanaan, at sa kanilang pagpapatuloy na nagreklamo, ito sa verse 2, chapter 14, at nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moses at Aaron, na convinced, na paniwala ng 10 frontliners ang buong bayan ng Israel, at nagreklamo na sila. At ito na ang sinabi sa verse 2, no, ng chapter 14. Namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto. O kaya ay namatay na sana tayo sa ilang na ito. No, kasi naka-stop ano sila, no? Parang stopover sila. Naka-standby sila dito sa ilang, doon sa wilderness. Dahil naghihintay sila na pasukin itong lupang pangakong ito. Naka-standby lang sila doon. At ito na nga, wino-work out na sana ni Moises na sila'y makapasok. Kaya lang, na-dismaya naman sila dahil sa maling report ng 10 frontliners at halos natakot na sila. At sinabi na nga nila na, "Ma'am, namatay na sana tayo doon sa Egypt. Kaysa naman dito, mamamatay tayo sa tabak." Kasi doon, maaaring mamatay sila lang doon dahil sa pagod, sa hirap, sa gutom o sa yung sakripisyo nila. Pero dito, sa pupuntahan nila, mamamatay sila sa itak. Mamamatay sila na kumbaga sa ano, madugo ang kanilang pagkamatay. Kaya sabi nila, dapat namatay na lang tayo doon sa Egypt o sa Ehipto. O kaya doon sa ilang, namatay na lang sila. O parang sa sobrang desperado na ang mga lahi ng Israel. Kaya sabi dito sa verse 3, bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupang ito? Yan na, meron ng mga pagdududa, meron ng pagsisimula ng rebellion, pagtatanong. Hanggang sa verse 4, makikita natin, sabi ng ilan, nagsuggest na, maglagay tayo ng mga pinuno. Maglagay tayo ng pinuno, pumili tayo. Kumbaga sa ano, palitan na ang leadership ni Moises. Nagkaroon na ng parang, ano, no, yung kudita. Gusto nila magkudita na at magpalit na ng pinuno. Palitan na nila si Moises. At yung leader na kanilang mapipili ay babalik sila sa Egypt, sa Ehipto, upang doon ay maging alipin na lamang sila. Bumalik sila sa pagiging alipin. Kaysa pumunta sila dito sa lupain ng Kanaan kung saan mamamatay naman sila. So yan ang problema. So sa verse 4, makikita natin sabi ni Josue sa verse 6. Si Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jepon, na mga kasama ng mga nagsiyasat ng lihim sa lupain ay pinunit ang kanilang mga damit at sinabi sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, ang lupain na aming pinuntahan upang lihim na siyasatin ay isang
napakagandang lupain. Aba, ito pa rin, ano? Sa kabila nung talagang meron ng planong kudita, may plano ng pagpapalit ng liderato. Pero sinabi pa rin ni Joshua, ang lupain na aming pinuntahan ay lupain na napakagandang lupain. Sabihin, kaya bakit tayo babalik doon sa Egypt? Eh, ito ang pinakamagandang lupain na magandang tirhan ng tao, panahanan. Kaya sabi dito sa verse 8 ng chapter 14, kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalin niya tayo sa lupaing iyon at ibibigay niya sa atin isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. So ito na po, mga ka-devotional. Ang pang-climax na pang, kumbaga sa ano, pang-twist ng desisyon ng mga Israelita. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong manghina. Magkaroon lamang kayo ng tapang. No? Good courage dapat mayroon tayo. So, alam po ninyo mga ka-devotional, dapat ganon. Ang mga frontliners natin, hindi nawawalan ng pag-asa. Sila ay laging dapat ay talagang nagtataguyod ng positibo pananaw. Dahil kapag pinanghinaan ang mga nangunguna sa atin, kagaya nito, pinanghinaan ng loob ang 10 sa 12 na mga pinadala, 10 ang pinanghinaan ng loob. Buti na lamang merong 2 na talagang naging matibay, firm ang kanilang desisyon, ang kanilang pasya, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pananalig sa Panginoong Diyos. Sabi nila, itong lupain na ito ay napakagandang lupain. At kung ito ay pagkakalob sa atin ng Panginoong Diyos, ibibigay ito sa atin. Ganun po mga ka-devotional. Then, sa verse 9, makikita natin, sabi niya dito, huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Panginoon ni matatakot sa mga tao sa lupaing iyon sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin. Oh, kita niyo mga kapatid, ano, mga ka-devotional, para lamang silang tinapay para sa atin. Kayang-kaya nating kagatin, kumbaga, malambot sa ating bibig. Kaaya-aya sa ating panlasa. Para lamang silang tinapay sa atin. Then, sabi niya, ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Okay? Kompleto ang sinabi ni Joshua, no? Makikita natin na sabi niya, ulitin natin, no? Sa verse 9, huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon ni matakot sa mga tao ng lupaing iyon sapagkat sila ay para lamang tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila. So, sabihin, inalis ang kalinga doon sa mga tao na ninirahan sa Kanaan. Kundi, sabi niya, ang kanyang kalinga ay nasa sa atin. Ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. So, maliwanag mga kapatid, mga ka-devotional, na tayo sa panahong ito ay dapat na patuloy na maging masigasig, patuloy na lakasan ng loob, kagaya ng mga frontliners na tinukoy natin o tinukoy natin dito, pinag-aralan natin, sina Joshua at Caleb. At makikita natin, to make the story short, no, kung ating tutuloy-tuloy ang kwentong ito hanggang sa mga sumusunod ng mga talata, ay nakapasok sila. Dalawang lipi ang nakapasok. Ang lahi ni Joshua at ni Caleb. The rest of the tribes, no, yung lipi, yung 10 na naghimagsik, lumaban, at bagamat nung pinayuhan na sila ni Moises na parurusahan sila ng Panginoong Diyos, nagbago pa ang isip nila, pero it's too late.
huli na. Hindi na sila sinamahan ng Panginoong Diyos. Sila ay umakyat, no? Kasi sabi nila, hindi, lalabang kami itong 10 lahing ito. Pero hindi sila sinamahan ng Panginoong Diyos. Sila ay tinalo doon sa labanan. Subalit, yung dalawa, yung lahi ni Josue at ni Caleb ay nakarating sa lupang pangako, sa Kanaan. At nakalulungkot, even si Moises ay hindi nakarating sa lupang pangako. Hindi na nilarawan kung paano siya namatay, maaaring sa katandaan. So, ang dalawang lahi na lamang ang nakapasok. Ang lahi mula sa kay Ephraim at sa lahi ni Judah ang nakapasok sa lupang pangako. Okay, so ito yung kinatawan ng dalawang frontliners na nag-serve, na naglingkod, si Caleb at si Josue. At ano ang moral lesson natin dito, mga kapatid, mga ka-devotional? Tayo rin po ay kagaya ng mga frontliners. Ayaw man natin o sa gusto man natin, tayo ay mga frontliners. Sa ating panahon, ang utos, kumbaga sa ano, kung panahon ni Moises, under the leadership of Moises, sina Josue o sina Caleb at Josue ay tumalima sa pamumuno ni Moises. Tayo rin naman ngayon ay mayroong misyon na dapat talimahin o dapat nating sundin. Aklat po ng Mateo 28, talatang 18 hanggang 19. At ito po ang ating pang-closing sa ating pong sermon para sa araw pong ito o ating devotional na rin. Matthew 28:18-20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ito po mga kapatid at mga ka-devotional, makikita natin na kung nung panahon ni Moises, inutusan niya na mag-espiya, maging frontliner itong sina Josue at Caleb at iba pa. At ang Panginoong Diyos ay kasama nila, hindi sila iniwan. Dangan nga lang, yung karamihan ay negatibo, nagduda sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, natakot, naduwag. Tayo rin naman ay masasabing frontliners sa panahong ito. Ano yon? Tayo ay kinatawan. Tayo ang nagdadala ng mabuting balita. Sabi nga ng Panginoong Jesus, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa Kanya, sa langit at sa lupa. Kaya dahil naman doon, sa kapangyarihan na yan, sabi ng Panginoong Jesus ay humayo kayo. Inutusan niya rin tayo na humayo. At anong gagawin natin sa ating paghayo? Gawin nating alagad ang lahat ng mga bansa sa lupa. Lahat ng mga naninirahan, lahat ng tao dito sa mundong ito. At bautismuhan natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ituro natin ang lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Jesucristo. Panghuli, narito siya ay kasakasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. So, ito po ang ating lesson sa araw pong ito. Muli, ito si Brother Michael. Thank you. There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign fair we lifted up today, while his ransomed ones we sing.